I want to know your backstory before you became this boom YouTube celebrity. What do you call it? Social media star. Diba? It's weird. So, it's weird, yeah. Ano yung mga trabaho mo bago ka naging YouTuber? Na-absorb ako nung kung saan ako nag-OJT sa isang 5-star hotel sa Hyatt before. Well, di nila ako technically na-absorb, pero kasi after kong gumraduate, nagpahinga ako na isang taon, nag-dota-dota lang ako. Hindi ako stellar student, alam mo yon, hindi ako yung achiever talaga. Pero nakuha ko pang magpahinga na isang taon, tapos nag-message sila sa akin sa Facebook, wala ka bang trabaho? Ay ko, wala. Punta ka na lang dito para magtrabaho ka. So yun yung unang trabaho ko. Ilang taon ba ako doon? I forgot eh. After nun, tinanggal nila ako. Tinanggal talaga nila ako kasi may isang tao sa akin nagsabi doon, hindi ka para dito. Sinabi niya sa akin yun kasi honestly, hindi kailangan ng creativity mo sa hotel. Hindi talaga. They just need your arms and legs. You're just a part of the machine. Parang ganun. Yeah. So he said there's something more for you out there. Nung panahon na yun, I took it as negative. Like, hindi ka para dito. Masyado ka mahina para dito. Pero pwede mo siyang tingnan tulad ng sinabi mo na hindi ka para dito, masyado kang creative para dito. Mm-hmm. Baka yun. Alam mo yun, pwede mo siyang tingnan either way. Eh. Pero nung panahon na yun, hindi ko siya tinanggap ng maganda. Talaga. Naging masakit siya para sa akin. Tapos, yun, tinanggal nila ako. Tapos, after nun, na-involve ako saglit sa family business. Saglit lang. Tapos, yung father ng girlfriend ko din, tinulungan akong mag-land ng isang business. Kasi, mayaman yung girlfriend ko din and nag-iisang anak and ayaw nila sigurong ipakasal yung nag-iisang anak nila sa isang minimum wage earner. Alam mo yun, di ba? I know that is a big deal dito sa Pilipinas, yes. Di ba? Kasi, kahit pa paano, I don't know if people want to admit it, may class system talaga. Meron talaga. And even my family is a victim to that, you know, of where, you know, they're kind of judgmental. You gotta be in the same class. Yeah. Gets ko. Yeah, ganun eh. And nagigets ko rin naman talaga yun. Kasi sabi ko, ako din. Kung ako naman magkaroon ng anak and maganda yung status, ayoko rin naman na, alam mo yun. Shucks, ako. Diba? Ang hirap din talaga. So, noong una nire-resist ko pa, pero eventually sabi ko, ultimately, para sa akin din naman to. So, tinulungan niya ako by means of giving me connections. And alam naman natin kung gaano kahalaga ang connections. Diba? So, na-start ko yung business na yun. That was ship chandling. Hindi yun alam ng marami yung business na yun. Basically, procurement ng mga barko. Mga cargo ships, cargo ships siya. Do you work on the ship? No. Mag-i-email lang sila sa akin. Ang daming papeles para ma-register. Kalahating taon ko tinrabaho yung papeles. Tapos, nung nakuha ko na, basically, taga-pamili nila ako. Mag-i-email sila sa akin. Ito yung kailangan namin lahat from rags, like basahan, to whole pigs. Like, kahit anong ipabili nila sa'yo, kung kaya mong ibigay, bigay mo sa kanila. Tapos, tubuan mo na lang. Basic lang yung sistema ng negosyo. Basic lang talaga siya. And the money was good. Yung trabaho, hindi masyadong mabigat. Pero, naghiwalay din kami eventually nung girlfriend ko. Walang kinalaman sa business. Walang kinalaman dun. Tapos, natigil din yung business because of, naalala nyo a few years ago, yung truck ban. Nag-cause ng matinding traffic sa... I remember that. Yeah. Kasi anong nangyayari nun, meron lang... Medyo recent to, because I remember that and I've only been here for a few years. Yeah, ano yun? Parang siguro 6 years ago. Okay, when I got here. So, tama. Di ba, anong nangyari kasi noon, ayaw palabas yung mga cargo ships sa mga pier. Uh-uh. Ayaw palabas yun. So, nakokongest sila doon. So, pag hindi siguro alam ng karamihan, no, yung mga daladalang cargo ng mga barko, hindi naman yan ina-unload lahat o saalis yung barko. No, inefficient yun. Pagkatanggal nila mula sa barko, diretso na yun sa truck, tapos lalabas na. Ganun na nangyayari sa loob noon. So, hindi makapag-unload yung barko kasi hindi makalabas yung mga truck. Basically, yung mga barko, hindi na dumaong sa Manila. Hindi na. So, namatay yung business ko. May konti akong ipon, sabi ko mag-i-business ako ng iba. Then came yung mga investors na, ewan ko, nakita ata nila ako sa Instagram. Nakasama ko ata sa isang inuman. Tapos nakita yung Instagram ko. Tapos sabi nila, gusto namin mag-invest ay magtatayo kami ng restaurant. Sabi ko, bakit? Bakit sa akin? Tatayo kami ng restaurant kasi nakita namin yung mga post ko sa Instagram, magaganda yung pagkain. Sigurado kayo? Nakita nila yung mga picture ko sa Instagram, i-investan nyo ako ng million-million. Parang ganun. O sige, kung hindi ka pa sure, sige, as consultant muna. Sabi nilang ganun. O sige, as consultant. Nag-develop ako. Tapos eventually, na-realize ko. Ano bang gagawin ko? Sige, jump na ako dito. Naging head ako ng resto na yun. For 4 to 5 years. Is this before you were a chef? Or after? Hindi, ano na to? Ito na yung pinaka-highest chef gig ko talaga.
nag-head ako ng and being a chef, you already had the certificate. Wala, well, yun. Yan, magandang magandang topic 'yan. Dadaanan lang natin 'to kasi mabigat na topic talaga 'to. Okay. Wala namang kasing governing body para matawag kang chef. Wala. Wala talaga. Akala tuloy ng iba pag naka-graduate ka na, chef ka na. That's why I can confidently say na wag niyo ko i-consider na chef. Kasi wala naman talagang isang kaperasong papel like PRC. Wala namang ganun eh. Kano ko kasi parang doctor, you go to school, you get the, here, you're a doctor. No, here, you're a chef. Walang ganun. Watch the entire episode for free only on Spotify.